Good evening guys, welcome to my vlog, Rosindo Vlogs. Paki-subscribe, like, share at comment lang po kayo sa ating topic ngayon. Dahil ang topic ko ngayon mga kamanok is ay mga paraan para makalamang tayo sa panalo. Mga kamanokis, no, napakagandang topic to kamanokis. Ito ay base lang po sa aking experience. Mga kamanokis, alam po natin, no, tayo mga sabungiro kamanokis ay makanya-kanya tayo paraan, kanya-kanya tayong idea, kanya-kanya tayong paniniwala, lalong-lalo kamanokis ay kanya-kanya tayo ng katayuan sa buhay. Sa di pa ko pupisahan mga kamanokis, no? Kung makalamang tayo kamanokis ay mayroon kong anim na paraan. Pero di pa ko simulan itong aking ating topic ngayon, no? Kamanokis, kung sino magpa-shoutout mga kamanokis, shoutout natin yan. Doon lang kayo, mag-comment lang po kayo kung taga saan po kayo o pangalan, taga saan, para naman po na maganda ang pag-shoutout natin mga kamanokis. Ito sa kamanokis, ang aking simulan kamanokis, no, ang unang simulan kong kamanokis ay yung pamilya. Bakit ang pamilya ang inanong kamanokis? Kasi ang pamilya kamanokis ay yun ang pinaka-importante kamanokis. Yung budget sa pamilya ka mga kamanokis ay wag na wag po natin to pakialaman. Kung sakaling wag natin na ipupusta natin sa ating mga manok. Dahil po, minsan dyan tayo mamalasin. Dahil pagpunta mo sa sabungan ay lagi ka nag-iisip, dapat manalo ka. Pero wag na wag nyo gawin. Ang sunod kamanokis ay dapat yung asawa mo o mga magulang mo ay hindi sila tutol sa pagmamanok mo. Dahil kung asawa mo ay nagtutol sa pagmamanok nyo at saka pag-awayan nyo lagi, mga kamanokis ay hihinto na po kayo sa pagmamanok. Dahil po ay napakakunat manalo yung ganun. Ako kamanokis ay 14 years na akong nagmamanok, pero kahit isang beses mga kamanokis yung asawa ko ay hindi nagsasabi na huwag ganun, pinag-awayan namin sa ang pagmamanok. Sunod kamanokis, pangalawa kamanokis, no? Ang pangalawa ay pagmamahal. Ano ba ito kamanokis? Pagmamahal sa ating alagang manok. Kailangan natin bigyan natin sila ng importansya. Kung galing tayo sa trabaho ay lagi natin iniisip para mapatuka sila o mga ano nila, basta ayusin natin sila kamanokis. Kung bakit kamanokis? Dahil kamanokis, sa totoo lang, sa tagal ko ng ano kamanokis, no, ay wala po akong manok na kahit isa na tumakbo. Kahit yung natalo ko, hindi tumakbo, hindi ako pinapahiya. Dahil siguro, doon ko nakukuha ang aking pagmamahal sa kanila at nagbigay ako ng importansya sa kanila. Napakalaking bagay yung pagmamahal kamanokis. Dahil po kamanokis, kahit mga big time na breeder kamanokis, ay hindi nila kaya yan. Dahil tayong mga backyard, kahit araw-araw nating hawakan yung manok, ay kaya nating hawakan kasi kaunti lang kamanokis. Kamanokis, no, isa rin yung tip o paraan sa akin. Pangalawa, pangatlo na pala kamanokis ay yung kondisyon. Mga kamanokis, dapat maglaban tayong manok ay kondisyon manok na maayos. Lalong-lalo yun sa carbo-loading, quinting, at saka keeping. Dahil po, nagsalalay din yun ang kondisyon. Isa din yun sa paraan natin kamanokis, no, na maayos talaga ang kanilang kondisyon. Kasi lalo-lalo sa moisture kamanokis, yun ang pinaka-importante, lalo-lalo na doon sa sabungan. Dapat tayo dito ay lagi tayong maagap sa ating manok. Ito kamanokis, no, ay pangilan na yun, pang-apat kamanokis. Kamanokis, ang pang-apat ay ano ko sa inyo, yung tempo ng manok nyo. Siguro kapag araw-araw ninyo malalaman o mahawakan itong manok ng manok nyo, ay malalaman ninyo kamanokis na ang tempo ng manok natin. Alam ninyo yun. Kasi kamanokis, kung gusto nyo kung malaman yung anong tempo ng manok nyo, dapat ang ilaban niya pag next month, doon o anong araw o anong buwan, pizza, doon mo rin ilalaban. Kasi ang tempo kamanokis ay hirap talaga matalo yung kamanokis. Kasi kahit hindi mo na kondisyonin maayos yan, kapag nandyan sa tempo yung manok mo, mag-perform ng maayos yan. Mga panglima kamanokis, no, yung kontrapelo. Dapat kamanokis ay
huwag mo siyang ilalaban ng kontrapelo. Kasi kamanukis, kapag ilaban mo siya kamanukis ng kontrapelo, ay minsan, yung laro niya ay mag-iba. Kung sa ano, hindi siya mag-perform kung mag-kontrapelo. Dapat, ang mailaban sa manok mo ay yung paghawak pa lang o pagulot pa lang yung talagang itong ano kamanukis ay bubuka kaagad, bubuka kayo yung pulok niya. Ang ibig sabihin, kasi minsan kamanukis, minsan, di ba, kapag ikahig natin kamanukis yung manok natin, di ba, minsan liliko. Ang ibig sabihin lang yung kamanukis, kontrapilo siya doon. Kung sa ano, alanganin siya pagpalo. Kaya nga, yan din yung isa na ating, huwag natin to gawin sa kung sakali mangyari yun. No? Dapat, pagdating sa ulutan, kailangan talagang ang ano yung kilos na ay talagang gustong kakainin yung kalaban. Ang sunod kamanukis yung okasyon. Bakit nagsabi ko ng okasyon na ako kasi kamanukis ay ang aking malalaban na po ko talaga okasyon. Dahil po kamanukis, kung araw-araw ka maglaban, linggo-linggo maglaban, o buwan-buwan ka maglalaban, ay sigurado yan. Kung hindi ka lamang sa talo, ay talagang pare-pareho lang. Siguro manalo ka ng anim o ano, ganun lang, anim, lima ang talo, ganun ang ano. Pero kapag maglaban ka lang okasyon mga kamanukis, ay ito po, ay nasabi ko sa inyo, 70 to 80% na manalo kayo. De, kagaya ng okasyon ng mga birthday, pista, ang mga iba-ibang okasyon mga kamanukis. Dahil po, dyan po kayo manalo ng mataas ang percentage. At consistent po kayo. Lamang kayo dyan sa panalo, mga kamanukis. Mga kamanukis, napakaganda yung topic natin, no? Mga kamanukis, no? Dahil talagang pang bihirang-bihira ito na itatopic talaga ito, kamanukis, sa akin. Talaga sa akin lang din ito, ha? Ito ay base lang po sa experience, kamanukis. Kung kayo pa po'y baguhan, mga kamanukis, sa larangan ng sabong, kapag mataas ang kalaman nyo, lamang kayo sa panalo. Kaya hanggang dito po, kamanukis, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ingat-ingat sa lahat.